imported ang prutas na ito. Pero pumatok din sa Pilipinas. Passion fruit na mukhang may hatid na magandang kabuhayan sa ating mga magsasaka. Dahil ang ilang mga produktong hango rito for export na. Ang bulaklak na ito, sumisimbolo raw sa kalbaryo ni Jesucristo. Ang gitnang talulot, hugis taong nakapako sa krus. Ang kulay violet namang inner petals, mistulang koronang tinik daw. At ang mismong tangkay ng bulaklak, hawig daw sa matinik na latigong ipinanghagupit sa kanya. Dahil dito, pinangalanan daw ng mga Kastila ang halamang ito na passion fruit. Pinaniniwalaan sa bansang Brazil, nagmula ang passion fruit na isang halamang baging. Ang prutas nito, maaring kulay ube o dilaw. Bagamat halos wala itong laman sa loob, may malaking pakinabang daw ang katas at buto nito. Alam mo kung ano to? Parang bayabas. Peras eh. Parang local yung lasa niya. Sa tingin ko sa Bangkok. Sa bayan ng Taysan sa Batangas, mag-iisang taon na raw nagtatanim ng passion fruit ang magsasakang si Usmundo. Dahil kaya raw mabuhay sa anumang uri ng klima ang halamang ito, sa loob daw ng 3 hanggang 5 taon, tuloy-tuloy ang pamumunga nito. Mas maganda po ito, passion fruit ang itanim, kaysa palay, mais, kasi ang palay ay sahod ulan lang, wala kaming patubig. Eh ito po, passion fruit, binabalagang ganyan, ginagastusan, pero matagal ang labanan ng pag-ani ng bunga. Kapag hinok na raw ang bunga, kusang nahuhulog. Sa loob ng isang linggo, hindi raw bababa sa 1 tonelada o 10,000 piraso ng passion fruit ang inaani ni Usmundo. Simula po noong July hanggang sa kasalukuyan, maganda po ang ani at more or less po 60,000 ang bumalik sa akin na pera. Malaki ang potential ng passion fruit dito sa Taysan kasi nga malaki yung area. Ginagawa namin puree, passion fruit puree, kasi yun ang una naming pinag-aralan, tapos ginagawa rin ice candy, tapos magde-develop kami ng Coco Passion Fruit Jam. Merong kinabukasan sa passion fruit. Matapos mahugasan, gamit ang makina, na ihihiwalay nila ang katas sa sapal. This is where we test our sweetness. The actual bricks of puree is about 16.3. The minimum standard is about 14. 16.3 means it passed our minimum standard. Sunod itong pasisingawan at saka ipapackage. Sa isang taon, umaabot daw sa 500 toneladang passion fruit puree ang kanilang nagagawa at ine-export sa Hong Kong, New Zealand, Australia at ilang mga bansa sa Europe. Sa restaurant na ito sa Makati, mahalagang sangkap daw ang passion fruit sa iba't ibang putahing kanilang inihahain. Kailangan natin ngayon, ilalagay lang natin ang ating bowl sa taas. Kapag ang mantikilya, hinaluan ng asukal at sinangkapan ng katas at buto ng passion fruit, pinapainitan sa ibabaw ng kumukulong tubig, sinamahan ng binating itlog, at kapag lumapot, ang resulta, passion fruit curd. Hindi siya ganun katamis, kagaya ng mga ordinary jam na natatry natin. Lasang-lasa mo talaga yung passion fruit niya, tapos may crunch dahil dun sa seeds. Parang real passion fruit na yung kinakuha. Ang mismong laman naman ng passion fruit, pwedeng gawing topping ng mousse, kasamang iba pang prutas, palibutan ng French macaroons, isang uri ng pastry, para gawing yoga cake.
First time ko kumain ng passion fruit actually. And it has a similar taste to mango, but this is more like sour. So now we're gonna make our very famous passion fruit with plums and prosciutto salad. Malasang salad dressing din daw ang katas ng passion fruit kapag hinaluan ng olive oil at mga seasoning. Sarap yung dressing, maasim siya. Pero yung buto, very crunchy. Pati yung greens, saka yung prosciutto, naghahalo yung alat at asin. Masarap din siyang play around dahil aside from just the texture and flavor, may appearance ka rin. Looking at it, you know that it's something new, it's something unique in the market. But passion fruit in itself has a certain aroma. Para siyang calamansi meets mango meets butong pakuan. Pati sa lalawigan ng Quezon, laganap na ang pagtatanim ng passion fruit na mas kilala rito sa tawag na merinda. Dahil sa nakakatakam na asim ng merinda, paborito itong gamiting pangsigang ng 64 anyos na si Aling Lucy. Uunahin natin ilagay ang baboy. Kapag malambot na raw ang karne at natimplahan ang mga pampalasa, nasahugan ang mga gulay, at saka lang daw niya ihahalo ang katas ng merinda o passion fruit. Masarap, malinamnam, saka kumpara sa ibang pang-asim, kakaiba yung kanyang sarap. Lumalabas naman na mas masarap ang lasa ng na ginamitan ng ano ng passion fruit kaysa doon sa ibang pampaasim. Para naman sa propesorang si Malu, may hatid daw na nakalalasing na sarap ang passion fruit. So ito na yung passion fruit, tinanggalan natin sa kanyang balat. So sasalin lang natin ang katas ng passion fruit. Titimplahan ng asukal at saka magbubukod ng katas sa maliit na bote para pakuluan. After 15 minutes natin na napainitan, tatanggalin na natin siya at palalamigin. Kapag lumamig na, lalagyan ito ng activated yeast para ma-ferment. Tatakpan at iiwanan sa loob ng 24 oras. Ang pinagkuha ng mixture naman, ililipat sa ibang galon. Lalagyan ang metabisulfite para mamatay ang mga mikrobyo. Tatakpan ng bulak para ma-ensure natin na wala talaga didikit ang tumi. Lagyan natin siya ng foil. At itatabi rin ng 24 oras. Kinabukasan, paghahaluin na ang dalawang mixture at saka ibuburo sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo. Naroon yung lasa ng passion fruit, yung bango at lasa at hindi gaya ng pangkaraniwang alak na may pait o masait sa lalamunan. Siya hindi, madulas, ilimin. Perfect siyang gawing wine kasi meron siyang tamis at meron siyang asin. Bukod sa kakaibang itsura at lasa ng passion fruit, masustansya rin daw ito. It has fiber. Aside from that, madami din itong mga nutrients katulad ng potassium. So yung potassium, makakatulong siya sa pag-regulate ng ating normal heart rate. And pag-regulate din ng blood pressure. So meron din siyang mga antioxidants katulad ng vitamin A and vitamin C. So it slows the aging of our cells. Isa na namang dayuhang prutas ang tila mabilis na gumagapang sa ating mga lupain. At katulad ng kwentong iniuugnay sa itsura nito, maaari nga tayong sagipin sa kahirapan ng biyayang hatid ng passion fruit.